Meron tayong saging. Ito yung natira na inarbis ng ano natin dito. Yung nakialam sa mga talim natin, pumasok dito. At ito, nagtiba tayo ngayon para may binta tayo. Ano? Ngayon yung kita ng saging, kaya ito, pinasukan tayo dito ng mga tao na talagang malilikot yung mga kamay nila. Kaya ito, inunahan na natin sila, baka maunahan pa tayo. Diba tayo, kasi ito, ginabili din natin ng mga maintenance dito sa bukid. Pag makaharvest tayo, yan, may pang ano tayo, pambili ng mga pagkain ng ating mga tanim. Abono, fertilizer, yan, medisina. Allowance natin, bibiyahe, pagkain, dito natin kinukuha sa saging. Kaya nagka-interest yung iba. Alam nila na palagi ka mag-harvest ng saging at mahal yung kilo. Yan, naki-harvest din sila. Ano? Ganda yung saging natin. Ano? Sakto lang yung sa pag-alaga, kaya may pumapasok talaga dito ng ibang tao. Pag wala tayo dito, yan, may ibang may-ari ng ating area dito. Tayo lang binabantayan. Kaya balik-balikan natin itong area, bantayan natin. Yan tayo sa pag-ano, pagtatanim natin. Huwag tayo magpadala sa kanila kasi yung ginagawa nila, hindi din magtagal. May araw din sila. Tuloy lang tayo sa pagtatanim. Total, magbunga pa man yung saging natin. Kumbaga, tulong na natin sila kanila. Kaso lang, yung pinapakain sa pamilya nila galing sa hindi mabuti. Hindi sila pwede, hindi sila maghanap buhay ng marangal. Hanap buhay ng maayos. Pakain sa pamilya nila. Sana. Okay lang sana kung magtiba sila ng pangkonsumo, pangkain lang, pangmerinda. Pero iba yung tiba nila eh. Harvest talaga. Ito yung tinira sa atin. Mabuti, may natira pa na kabats nito. Yung kabats na hinarvest nila. Tirahan pa tayo. Kaya unahan na natin. Kasi pagpatagalin pa natin ito, pabutan pa natin ng next week, wala na, baka balikan pa nila ito. Nakatunog kasi sila eh, na minsan na lang tayo dito sa area. Noon tayo dito talaga tayo nagtira dyan sa kubo natin, no? Bumalik na kasi yung normal na panahon, yung trabaho ni Mrs. Kaya dun sa downtown, hatid sundo tayo. At may mga project, yun, gina-update din natin. Ayan. Dito yung ano natin, sagingan dito, mga prutas, pinupuntahan natin na every week, isang dalawang beses, yan, punta tayo dito. Pero talagang tayong binabantayan eh. Nag-harvest sila. 14 na buwig. At pera sana tayo nun. Pambili sana natin ng maintenance, allowance. Mahirap ang ano, farming. Di basta-basta. Yung buhay farmers, di basta-basta. Nakakatuwa lang kay makaharvest ka, masaya ka na. Masaya, masaya mag... May binta mo yung pinaghirapan mo na tanim. Nakakatuwa. Pero talagang may tao talaga na ano. Pag-interesan yung ano mo, pinaghirapan. Yan. Sige lang, tuloy lang tayo. Tuloy lang sa paglakbay. Hindi naman pwede na maghinto tayo. Mahuli din sila. Maano din natin, masilipan din natin yan sila.
May araw din yun sila sa atin. Yan, ito kagandahan sa banana farming. Kasi palagi kang nag-harvest. Every 1 week or 2 weeks, pwede ka mag-harvest nito yung ano, binangay. Meron din tayong kardaba. May first generation tayo. Nakapagbunga na. Isyo culture. Paramihin natin kardaba, maganda din. Low maintenance. May prutas tayo, durian. Niyog. Yan, maganda din yan, high cropping. May parami tayo ng niyog dito at saka durian. Yan, medyo mataas yung puno na yan. Medyo mahirapan yung ano yan. Yung magbalak na magkuha ng ating mga tanim. Kasi mataas man. Itong saging, binangay, madali lang. Maabot ng nilay. Mababa lang kasi yung bunga. Grupo yun sila dito eh. Simpahan din natin yan sila. May panahon din yan din sila sa atin. Timingan din natin yan sila. Yan sa ngayon, araw pa nila. Darating din ang araw para sa kanila. Na pagsisihan din nila mga ginawa nila sa mga ka-farmers. Yan, sa mga farmers dyan sa Kalinan. Ingat-ingat po tayo. Maraming mga lilikot na mga kamay dito sa area. Bantayan yung mga tanim nyo. Mga hayop. Mga gamit. Yan, isa lang grupo lang yan sila. Pag mahuli, isa lang yan sila. Kailangan na bantay-bantay kayo mga ka-farmers natin, mga Kalinan, Bianihan, Wangan. Maraming malilikot dito. Malilikot ang kamay. Hindi marunong maghanap buhay. Yung pinaghirapan ng iba, yun ang pinagkakitaan nila. Ayan o, meron tayo ng tiba. Kahit na sakto lang yung kalakihan, at least meron tayo. Ito yung kasama na pinuha ng ano natin dito. Mapagsamantala ng mga tanim. Yan, may natiba tayo. Maganda rin na rin ito. Binta natin sa pangkiruan. Yan, oh. Sakto lang yung saging natin, mga ka-farmers. Meron tayong natiba, ito. Binta natin, sakto lang. Sakto lang sa laki, sakto lang sa pag-alaga. Sakto lang sa bigat. Yan, at least meron tayong ano, pang-allowance natin sa pag-lakbay-lakbay natin. Huwag na natin pabutin pa ito ng ano. Next week, baka unahan na tayo. Mahirap na dito sa ano, area natin. Yan mga ka-farmers, kaya magbinta tayo. Ito, sakto lang. Magbinta tayo sa bangkiruhan kasi iba na yung takbo ng may sumasalakay dito sa ating area. Nalaman nila na minsan lang tayo dito, kaya ito nakiharvest din sa mga tanim natin. Ito yung hanap buhay nila dito sa yung mga farmers. Yun po yung pinupuntahan na dito pag wala tayo. Yan. Sana naman at mahuli na natin yun sila. Abang-abangan natin dito. Talagang dito sa area natin sila hadapaan natin dito sa para malaman natin. Para malaman nila na akala nila siguro yung farmers madali lang. Napakahirap talaga paging mahirap sa pagpa-farming kasi tayo magtanim, magalaga, maggastos. Masaya na tayo pag magkabunga na. Isang taon. Ito, pabutin para makapagbunga sa kanila. Ilang ano lang. Oras, wala na. Harvest na lahat. Yung saging natin. 14 kabuwig. Yung ano, last week. Yan, ito yung natira. Ito yung kasama ng tinibaan nila. Silang.
may araw din sila. Okay, dito na lang yung ano natin dito. May iba, hindi pa natin pwede tibayin kasi alanganin pa. Ito lang, share ko lang yung ano natin, pagsasagingan natin dito. Tuloy lang tayo sa ating paglakbay. Okay, maraming salamat mga supporters. Ayan, tuloy. Mga ka-farmers, mabuhay.